Inarang umano ng isang bisel ng sandata ang lakas ng isang Chinese na barko. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na hinarang umano ng isang bisel ng sandata ang lakas ng isang Chinese na barko na may karga umanong mga armas, at sinabi na naghihinala umano ang mga otoridad na patungo ang barko sa isang artificial island ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng sandata ang lakas na nakatanggap umano sila ng isang intelligent report tungkol sa isang barko na nagmula sa China na may kargang mga armas, kaya agad nag-deploy ang Navy ng isang pass at takwat upang i-intercept ang barko. Hindi rin umano sumasagot ang mga crew ng Chinese na barko sa radyo, at pinaniniwalaan na sadya rin nilang pinatay ang kanilang automatic locking system o AIS para hindi sila ma-detect ng otoridad. Sinabi sa ulat, nakasalukuyan pa umanong nagsasagawa ng investigasyon ng otoridad, at pangsamantala nilang ikukulong ang mga crew ng barko na pawang mga Chinese umano habang iniimbestigahan nila ang barko. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard noong nakaraang araw na sa kabila ng presensya ng mahigit sa 40 Chinese vessel malapit sa Pag-asa Island, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay nakakapasok pa rin sa nasabing isla na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarela, ng presensya ng Chinese Navy Coast Guard at militya sa lugar, ay hindi naging hadlang para sa mga Philippine Coast Guard vessel na tumungo sa Pag-asa Island upang maghatid ng supply sa mga residente. Sinabi ni Tarella na mayroong 2 Coast Guard vessel ang Pilipinas ang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nagpapatrol sila sa ibang lugar sa loob ng West Philippine Sea pero hindi sa Pag-asa Island, pero kahit tumungo pa sila sa Pag-asa, hindi naman hinaharang ng mga Chinese vessel ang mga barko ng bansa. Idinagdag niya na ang 2 barko ng Philippine Coast Guard ay kasalukuyang nagpapatrolya sa iba pang mga lugar sa West Philippine Sea tulad ng Union Bank at Recto Bank, at sila ay tiyak na tutungo din sa Pag-asa Island na kung saan ay pinakamalayong teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Tarella na base sa kanilang inilabas na update noong nakaraang Linggo, wala pa rin umanong pagbabago sa bilang ng mga Chinese vessel na kasalukuyang nakaangkla malapit sa Pag-asa Island. Tinataya ng Philippine Coast Guard ng mga Chinese vessel ay nasa humigit kumulang 4 hanggang 8 nautical miles ang layo mula sa Pag-asa, o nasa loob ang mga ito ng 3rd nautical miles territorial sea, ang nasabing land feature. Samantala, sa ibang mga ulat, agresibo umanong kinumpronta ng Philippine Coast Guard ang dose-dose ng mga Chinese fishing vessel na kasalukuyang nakaangkla malapit sa Pag-asa Island, at sinabi sa report na binalaan umano ng Philippine Coast Guard ang mga ito. Isa-isa umanong nilapitan ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese fishing vessel,
at sinabihan ng mga ito na umalis dahil ang isla ay pagmamay-ari ng Pilipinas at ilegal ang kanilang pananatili at presensya sa lugar. Sinabi ng Philippine Coast Guard na isang People's Liberation Army Navy vessel, isang China Coast Guard vessel at hindi bababa sa 42 pinaghihinalang China Maritime Militia vessel ang nakita sa paligid ng Pag-asa Island na may layong 4-8 nautical miles mula sa nasabing isla. Iniulat ito matapos inakusa ng Pilipinas ang China sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ng destabilisasyon sa kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga militia vessel upang igihit ng komunistang bansa ang pag-aangkin nito sa lugar. Sa isang public briefing na nanawagan ng tagapagsalitaan ng DFA na si Teresita Dasa sa komunistang bansa, natigilan na ang ganitong uri ng mga aksyon habang nagpahayag naman ng seryosong pagkabahala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presensya ng mga Chinese vessel. Sinabi ni Dasa na si Pangulong Marcos na mismo ang tumawag ng pansin at nagpahayag ng seryosong pagkabahala tungkol sa pagtaas ng frequency at intensity ng mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea, kaya ang DFA ay nananawagan sa Beijing na tigilan kaagad ang mga aksyon nito. Nagahin ng diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng pagpapadala nito ng mga Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Nakipag-ugnayan naman ng media sa Chinese Embassy sa Manila, ngunit hindi pa ito nagbigay ng anumang komento. Sa gitna ng pagtaas ng tensyon, inihayag ng Philippine Coast Guard noong mga nakaraang araw na mas pinalakas nito ang kanilang presensya at operasyon sa West Philippine Sea alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na ipinadala ni Commandant Admiral Artemio Abo ang isa sa pinakamalaking maritime asset ng Philippine Coast Guard Fleet na BRP Teresa Magbanwa sa Kalayaan Island Group. Ayon kay Dasa, may kabuuang 9 na diplomatikong protesta ang inihahin ng Department of Foreign Affairs laban sa China ngayong taon at idinagdag niya na noong 2022 halos 200 diplomatic protest ang inihahin ng kanilang ahensya laban sa komunistang bansa.